Ito na mga kabalen. Sir Louis in the house. Mayap, mayap. Bale mo. Ay, hello po ma'am. Hello po. Yung wife po ni Sir Louis. Ayan, okay. Okay, sa ready na tayo at makikipag-bonding na tayo kay Sir Louis. Alright. What's up mga kabalen? Ayan, so another day, another vlog na naman para sa atin. Ayan, so tapos na ang holidays at balik sa trabaho na naman ang karamihan, no? Pero ako sa January 8 pa ang aking balik dahil medyo mahaba-haba ang bakasyon namin. Ayan, so syempre sa mga holidays, we chose to be with our loved ones, no? Kaya medyo nagpahinga muna ako at hindi muna gumawa ng content. Pero syempre hindi ko naman nahayaan na matapos ang long vacation na to na hindi nakakagawa ng content kahit papano. Kaya naman maraming salamat sa Panginoon dahil nabigyan niya tayo ng isa pang pagkakataon para makapag-vlog sa araw na ito. Syempre hindi mawawala yung lagi tayo nagpapasalamat. Ayan. So for today's video mga kabalen, kung ewan ko kung nabanggit ko to sa mga previous vlogs ko, no, na meron akong balak na gawing segment sa ating channel na Kabalen Moto Vlogs, yung Mo Talk. Ayan. So ibig sabihin motorcycle talk. Ayan. So para siyang ano, para siyang talk show, mag-i-interview tayo ng mga famous personality. Hindi natin alam kung sino or kung hanggang saan tayo aabot, no? Pero as of now, ang target muna natin ay mga famous Kapampangan vloggers muna. So maswerte tayo mga kabalen, no? Siyempre dahil sinabi ko ngang famous Kapampangan vloggers, eh sino ba ang unang-unang papasok sa isip natin pag sinabi mong famous Kapampangan vlogger? Ayan. So yan po ang unang-una nating makakapanayam sa araw na to. So buena mano natin ito mga kabalen. Walang iba kundi si Where in Pampanga. Ayan, si Sir Louis Season. Ayan, so maswerte tayo, no? Biruin mo, pilot episode natin, Where in Pampanga ka agad. So ang lupit, di ba? Saan ka pa? Okay, ayan, no. So kung naaalala niyo yung huling resort na pinuntahan natin, yung Dad's Resort. Ayan, doon natin pupuntahan si Sir Louis ngayon, si Where in Pampanga, dahil kino-cover niya ngayon or fini-feature niya yung resort na yun ngayon. At doon natin siya kikitain at i-interviewin. Ayan. So maraming salamat po Sir Louis, no, dahil napagbigyan mo si Kabalen Moto Vlog na interviewin ka or makapanayam sa vlog na ito. Ayan, I am very grateful po dahil alam nyo naman, dahil isa kayo sa mga nilulook up ko bilang vlogger. Oo nga pala mga kabalen, no, segue lang tayo dito kay Doc P. So ito kaibigan natin to, mayroon siyang motor shop dito sa harap ng Shell gas station dito sa highway, at ito yung kanyang shop, patio. Ayan, Doc P ang tawag sa kanya. Kasi doktor siya ng mga sasakyan, motor. Ayan. So kamustahin natin si Doc P. Mag-iwan tayo ng sticker sa kanya dahil suki natin yan. Doc, musta? Malita, nginida ka pa at siyempon? Sa likod ka. Yakong man, sinalikot ko. Ala nang mga nag-alan kaya ang ena. Ikas na lang. Narinigin din. Oh, maglakwan ko sticker kaya kana. Oh. Ayan, ayan. Ayan. All right. So ayan. Narinigin ko kay. Mehak yo. Oh. Bingit na.
Ala, balo mo naman. Ayan, so binigyan natin ng sticker si Doc P. Ayan. So yung shop niya dito lang sa harap ng Shell gas station sa may highway. Ayan. So dito gumagawa sila ng mga electrical, mga scooters, mga underbone, mga big bike. Ayan, kayang-kaya ni Doc P yan. Siya yung pinupuntahan ng mga tao pagdating sa mga wirings, kaya nga tinawag siyang Doc P eh. Alright, so sa mga gusto magpagawa, mga kabalen, no, puntahan nyo lang dito si Doc P. Ayan. Oh, shout out, boss. Oh, kabalen. Thank you. Alright, okay. Salamat. Oh, larga na ako, sir, na. Okay, ingat-ingat, sir. Okay, thank you. Okay, no, so ito na. Medyo malapit na tayo. At masisilayan natin ulit ang Dutch Resort. At syempre, makikita na natin o makakasama na natin ang ating idol na si Where in Pampanga, Sir Louis Season. So malapit na tayo. Ito na yung pin, no? Medyo dahan-dahan na tayo dahil baka lumampas na naman tayo katulad nung nangyari nung last vlog natin. Oy, ito na. Alam ko, ito na yun eh. Stainless yung gate nun eh. Oh, ito na nga. Okay, ayos. Ito na mga kabalen. Sir Louis in the house. Mayap, mayap. Bale mo. Ay, hello po ma'am. Hello po. Yung wife po ni Sir Louis. Ayan, okay. Okay, so ready na tayo at makikipag-bonding na tayo kay Sir Louis. Alright. Alright, so mga kabalen, eto na, no? So finally, kasama na natin si Sir Louis, yes, sa ating pilot episode. So, eto, kating-kating akong gawin to, Sir Louis, no? Kaya, please allow me to, yes, do so. Yes, yes, yes. Nanu Babo Kabalen, welcome to Where in Pampanga. Nice one! Nice one, nice, yeah, one, nice one. So, thanks, MJ. So, yan na. So, finally, for our pilot episode, mm-hmm, diba? Napakalakas ng ating panimula. Yes. Where in Pampanga kaagad. Yes. Kaya, sana, makarami ka, MJ. Oh. Da, mga, aadakin po, makadamit ka. Makadamit. So, sana magaan ang buhay naman, no? Correct, correct, correct. Yan. So, eto na. So, siyempre, dahil nandito na tayo, mm-hmm, i-interviewin natin si Sir Louis ng ating mga, actually, mga 5 questions, sure, or 6 questions. And aalamin natin kung sino ba talaga si Sir Louis. Ano ba siya before siya naging vlogger? Yes. At kung ano yung mga hilig pa niyang iba aside from vlogging. Yes. Ayan. Okay? So, ito na. I'll start with the first question. Ayan. Sir Louis. Mm-hmm. Since siyempre ako, motovlogging ako, no? Mm-hmm. So, was there a time in your life na naisip mo rin mag bumili ng motor, sumakay ng motor, or even motovlogging? Yes, yes. Well, to let you know, actually, way back 2006, I had my first motor. Wow. So, yun yung Suzuki Raider J. J, yung yes, hard type. Yes, hard type. Yes. Ayun, yun. So, yung kauna-unahan, kasi may ano yan, Suzuki Raider 125, yes, which, yes, is really ang ganda nung ano nun, ng setup, sineset-up nila dyan. And then may pang lower... pang motor show. Correct, yun, correct. So may lower version yon, yung J, sabi niya, Raider, okay, J. I think 110 at lang ata. Actually, maganda pa yung mga Raider. Kita, yes, mo si Boss Reed, yes, si Reader. Reader. Yung pang ano niya, Hakot Awards sa ngayon yun. Yung correct. Yung nakakabahan niya ngayon, correct, yung motor show. Yun. So, nagkaganon pala si... That was my first motorcycle. Ayun. So, sa bahay din, mga kuya, mga tito, mga ganyan, may mga XRM sila din noon, mga Honda XRM. Sineset up din nila yon. Pero ako, hindi ako more into customize. More on usability talaga ako. So, inamin ko yun nung nagtatrabaho ako sa call center. Oh, BPO ka rin pala. Yes. Way back 2006. Would you mind sharing? Sure. So, 2006, actually, it's my first and last BPO. Oh, okay. Yun ang Sutherland Global Services. Mm-hmm. 2006, I was hired. Isa ako sa mga pioneers dun. Wow. Siguro mga
5 months after nung opening ng hiring nila sa Pampanga, I mean, even the mismong ano, Sutherland clerk. Ah, I see. So, yung mismong kumpanya? Yes. Okay. Right after na-open sa Sutherland clerk ng mga 5 months, eh, na-hire din ako na. So, nice. Yun. And then, that was my last, kasi to, year 2022 naman, January 1, eh, ano na ako, kumalas na ako sa corporate. Yeah. Ah, so, full-time ko na yung vlogging na yan. Correct. Which is, nag-motovlog ka nun? Siguro nakapag-motovlog ako ng ano, may mga videos ako sa Wearing Pampanga na nag-motovlog ako. Siguro 2 or 3 or 4 mga videos. Mostly kasi, halimbawa, yung nagpapa-feature sa amin, eh, ano siya, bike shop, okay, motorcycle shop. So, mostly, gagamitin ko nun yun. Nice. Pero, yun, right after nung mga ilang gamit, na-stop na, hindi ko na nagamit. Well, anyway, yun yung first and ano ko, last ko naman na bike, motorbike is si classic Rusi Classic 250. Oh, yung ano, yung Cafe Racer type. Cafe Racer, wow, yes. Forma yes. Yun, forma. So, doon ako na in love actually. Oh. Hindi man totally sa riding or mga long rides, mga ganyan. Coco Martin ang dating mo. Yes. Coco Martin, okay, si Echo. Oo. Di ba? Jerry Corsales, ganun. Classic bikes. Eh, yun lang ang kaya ng budget. That time. So, nabili ko nga yun. Actually, second hand lang yun. Pero, sobrang, kasi foreigner yung owner. Hindi siya gamit, as in. Okay. Siguro, less than 2,000 kilometers lang yung ginagawa. Oh, bagong-bago. Bago lang siya. Sariwa lang siya. So, yun. Excited ako. Bumili rin ako ng GoPro, ng helmet, ng motovlogging setup. Oh. As in, solid. So, napalo pa ako nun eh. sa kakabili ko. Pero di ko pa nagagamit. Hindi pa ako nagsimula. Ayan. So, nagkaroon nga ako ng mga 3 or 4 videos right after nun. Kasi nag-start yun. Parang lumuluwang na yung ano nun eh, yung COVID. Oh, during pandemic. Yes. After pandemic na. Medyo lumuluwang na. Lumuluwang na. Yes. Nag-open na. Oh. So, nabili ko yon during the height, so medyo mahigpit pa. So may time talaga na nagra-ride ako, pero hindi ako nagvo-vlog noon. Nagra-ride lang, ganun. And then, nung lumuwang na nga, dumami na ulit yung clients ni Wearing Pampanga, may invitations. So, nawala na ng time sa pag-motor, ganun. At least, yun yung problema mo. Na-busy ka ng mga booking. Hindi mo problema yung hindi ka pinapayagan. Yun, parang yun ang problema ng mga ibang kasama natin. Napapalo din sa paglabas. Ganun. Naalala ko nga yung isang nag-viral yun eh. Mm-hmm. Sabi niya, meron akong problema sa motor. Baka alam niyo kung ano. Tingnan niyo po, i-start ko tapos may marinig kayong tunog. Kakaiba. Ginawa niya, in-start niya. Pag-start, may sumigaw sa loob ng bahay. Saan ka po? Boss, tignan nyo, ano kaya problema? Iba, medyo mahirap yung... At least hindi ka na ng problema mo sa'yo. Hindi naman ako natulad doon. Oh. Ayun. So, ayun, mga kabalen, no? So, dati rin palang motovlogger si We Are in Pampanga. So, rider din siya, legit rider. Yes. Kaya bagay na bagay din siya dito sa ating segment na Motok. Motok? Ang galing naman na. Ayan, Motok. So, motorcycle talk. Ang galing na ganisi mo, bro, Motok. Ayan. So, pilot episode natin to, mga kabalen. Thank you. Ayan. Okay, so, next question. Yes, sir. Nabanggit mo nga kanina na you were into BPO. Yes. Before you venture in vlogging itself. Uh-huh. Bago pa nun, sir, ano ang mga pinagkakaabalahan mo? Yes. And ano yung mga ginagawa mo aside from vlogging? Or outside vlogging, yes. I mean. Yes. Wow. So, siguro mga physical activities into sports like basketball. Mm. Usually naman, mga pang-panglalaki, mga basketball. Mga personal ano naman, mahilig ako sa music. Wala akong specific genre. Mm-hmm. Basta good feel yung song, sound medyo trip sound trip lang gusto ko 'yan. Feel good. Into personal learning naman ako, mahilig ako sa mga ano. Lagi akong nanonood sa YouTube ng mga sa technology. Gadgets.
not necessarily gadgets, pero yung halimbawa, yung halimbawa sa AI. Ah, okay, okay. Yun, mga ganun. Oh. So, gusto kong pinifeed yung sarili ko ng mga bagong learning din. So, before kami naging Wherein Pampanga, web developer ako, aside from sa BPO. Ayun, yun. O doon pala. Yes. So, while I'm working sa BPO, na may mga freelance ako na web development, until nagkaroon ako ng client, mm-hmm. yung ginawan ko ng team website. Ng website niya, eh, blogger siya, B. B? Web blogger. Nag-type lang. Mga articles. Pictures, yes, articles. Yes, yes. So, that was way back, mga, ano sir, mga 2009, 2010. So, sabi niya sa akin, alam mo ba, Sir Louie, kahit hindi ako magtrabaho, kumikita ako. So, doon lang nag-ring a bell. Ano ba yung ginagawa mo? So, blogger ako, sabi niya. So, nag-search si Where in Pampanga, website siya. I see. Yes. So, way back, 2016, mm-hmm. nagkaroon kami ng, up until now, active si Where in Pampanga na website. Pero before those, 2009 hanggang 2015, may mga websites kami na pinut up. And then lalagyan mo ng Google AdSense. Mm-hmm. So kumikita sila ng ganun. Oh, so yun yung side hustle ko. I see. And dun din nag-start si Where in Pampanga. Nag-start siya ng website talaga siya. Bakit Where in Pampanga? Yes, yes. Ang daming pwedeng gamitin pangalan. Pero genius yung pagkaisip. Mm-hmm. Kasi talagang if you're looking something yes. in Pampanga, yes. well, here's Where in Pampanga. Correct, correct. To show you. Correct, correct. Saan mo na come up yung ganun? Yes. Actually, I get a lot of question ng ganyan. Lagi tinatanong sa akin yan. Tapos tinatanong din nila kung associated ba kami sa Huen in Manila. Ah, okay. Parang kasi may Huen and then location, parang gano'n. Actually, hindi kami associated to any organization. Pero nag-start lang siya, super humble, no? So, kami ni wife noon, kapag lumalabas kami with our daughter, yung kasama natin kanina, pangalan niya Isa. Mm-hmm. So, pag pinipicture namin siya, pinupost namin sa Facebook, ang hashtag namin sa kanya is, Where is Isa now? Ah, okay. So, halimbawa, punta kami ng a farm, a park, sa mall, or saan man kakain si Isa, ang hashtag namin sa kanya pag pinupost sa Facebook, Where is Isa now? Parang magkaroon ng engagement. Correct. Mag-comment sila, manghuhula sila. Exactly, sila. Exactly. Uh-oh. Tumpak na tumpak, ganun. Pero hindi namin inisip na ganun pala yung, so magkakaroon pala ng engagement kapag tinatanong yung mga tao. Nice. So, while we are, kasi office mate ko si wife nun, while we are driving, sabi ko, para hindi siya maging personal kay Isa at nahahandown natin siya kung ano mang gagawin natin. So, labas natin yung personality ni Isa pero pwede nating sabihin or itanong sa mga tao saan ba sa Pampanga yan or dito yan sa Pampanga. Ganun. So, yun yung idea namin. So, pagpupunta kami kasi sa, halimbawa, darating yung mga kaibigan natin or kamag-anak natin from provinces, no? Saan tayo pwedeng pumunta? Kung ano lang yung nakagisnan mo or kung ano yung alam mo, yun lang ang pupuntahan mo. So sabi namin, para magkaroon ng option yung mga turista or even mga kapampangan, sabihin natin, kasi may mga restaurants, may mga coffee shop, na ang liit lang pero solid yung experience mo sa kanila. Actually, kahit mga taga-Pampanga na hindi pa nila talaga kabisado yung correct. Mga ibang puntahan dito. Correct, correct. So, yun yung trabaho ni Where in Pampanga. So, yun yung nagsimula. So, sabi ko, instead na pinapahulaan lang natin lagi, sabihin na natin, yung mga na-discover natin, saan ba yun sa Pampanga? Yan naging Where in Pampanga. At the same time, you're helping small business. Yes, eh. So, yes, yun yes. Yung pinakamagandang advocate din doon, di ba? Thank you, sir. Actually, yun yung isa sa mga purpose namin. Mm. Kasi kami rin mismo, syempre, nung way back, nung hindi pa natin masyadong kaya, pag may bagong restaurant, kailan kaya ako makakapunta dyan? Or ano kaya yung nasa loob? Ganun yung laging yung ano natin eh. So, nung nagsimula kami, ang vision namin, i-bridge natin yung mga customer sa mga businesses. So, kung ano yung gustong pasabi ni business, ano yung nasa loob, what will you experience, sabihin natin naman sa customer, which is yun naman yung mayroon tayong connection.
Exactly. At least hindi na sila manghuhula. Yeah. Alam, yeah. Ah, oo, maganda dito. Ah, oo, ganyan yung itsura dito. Ah, ito yung mga sinasure ng food. Yes. Ito yung ino-offer ng resort na to. Ayun. Correct, correct. So, wow. Ang ganda nung paano turn around, no? Opo, opo, opo. Pero humble nga, humble beginning kasi hindi namin inisip na ganun, ganun. Magiging yung concept. Di parang aksidente. Ano? Accidental siya, kasi promise. Accidental. Kasi nga, may trabaho kami noon. Oh. Nag-enjoy lang kami pag pinupost namin yung isang na-discover namin. So, naging until such time na yung passion nagkaroon ng need sa market kasi nga nai-invite na kami hanggang naging ito na yung hanap buhay namin. Ayun, so ayun, that's how we're in Pampanga had their humble beginnings. Yes. Ayun. Okay, so sir, I'll move to the next question. Sure po. Okay. Lahat naman tayo, especially content creators, no? Kasi I would like to represent yung mga bago. Okay. Katulad ko, I'm a new vlogger din eh. Mm-hmm. Hindi naman din tayo talaga kilala pa naman. Mm-hmm. So, I'm representing them. As a new vlogger, nagaling ka na doon, mm-hmm. ano yung mga strategy mo on how you marketed your page, your content? Ano yung mga ginagawa mo para maraming makapanood, maraming makaalam sa page mo? Mm-hmm. May mga strategy ka bang ginawa to market them? Wow. When you say strategy kasi, I think no, it's different and particular siya sa industry mo or niche mo. Although strategy in general is almost the same. Ano bang strategy na ginagawa mo? May mga ganun. Pero para sa akin, may mga strategy na tailor fit talaga kung ano yung industry mo or yung niche mo, no? Say for example, para sa akin, no, kung motovlogger ka and saan ba madalas pupunta yung mga audience mo? Ano ba yung mga gusto nilang pinapanood? Mm-hmm. Yun nga, sabi mo, mga motor show. Mm-hmm. Kasi hindi sila makapunta doon pero dahil sa iyo nakapunta sila. So I think for me yung strategy mo is go for more motor shows. Ah, okay. So engage with other, lalo na yung mga sikat na motor vlogger, engage with them kasi yung mga audience mo na nakapanood sa iyo, uy, nakita ko kasama mo si ano ganito, mga sikat din na rin na motor vlogger. So I think yung mga ganung strategy. But sa amin sa Wear Pampanga, sa totoo lang we just kept it genuine at saka all honest yung mga ano namin, yung hangarin namin. But Sir Louis, how do you disseminate? Paano mo pinapakalat yung content mo? Yes. Kasi mga iba nagbo-boost sa Google Ads, yung iba, halimbawa ako, one example na ginagawa ko sumali ako sa maraming mga groups. Yes. Na travel groups, mga food enthusiast groups, doon ko pinagpo-post yung mga content ko. Yes. Doon ko kinakalat. Ikaw ba, paano yung strategy ko? Paano mag-umpisa? That's a good strategy. In the beginning kasi, maliit pa lang yung network mo, which is kami, nagsimula din kami, ganun. Maliit lang yung network namin. So, sa totoo, maghanap ka rin talaga ng groups na pwede mong share na possible na magka-interest dun sa ano mo sa number one. Sa amin din on our end, since advertising platform na talaga siya, may mga clients kami na binibigyan din kami ng budget for boosting. Ah, okay. So we also accept those kinds of setup. Again, sabi ko sa inyo, different platform industry has a different strategy. So possible na sa mga I don't know, no, about so mukbang or cooking, possible na hindi ano yon applicable. Pag-aralan nyo lang kung paano. Pero pag nag-start nyo nga, yung mga share sa mga groups, request ka ng likes, nagbibigay din ng stickers. Those are simple. Those are the general, sinabi ko kanina, those are the general strategies. Mm-hmm. Yeah, mga, kahit na online tayo, may mga offline pa rin na ano eh, na kasi hindi naman lagi-lagi na hawak din ang cellphone nila. So, mare-remind sila sa sticker mo, ayaw nga pala, na-meet ko si ano. So, additional yan, isa-isa yan, di ba? Isang like yan, up until na... Meron yan. Yes. So,
Yung kasing karera natin sa ano sa online pagiging influencer, iba-iba yung face, may iba talagang bulusok. Bulusok. Oh. May masasakyan talaga sila na racket na makikita mo. Yun nga, bulusok na yung ano nila. Pero hindi naman lahat ganun. Oo, talaga meron nag-struggle talaga. Yes, which is yun talaga yung kumbaga reality. Mm-mm. Like 10%, 15% lang talaga yung nakikita natin ng mga sikat na yun yung mga bumulusok talaga. Oh. Pero in reality, the kung kukunin mo yung percentage ng mga influencers, like 70% yan, isang palo. Ayun. So, ayun. So in short, Sir Louie, nag-general marketing strategy ka rin. At the same time, yung mga nagpapa-vlog sa'yo ng mga establishments, binibigyan ka ng budget to boost yes, the content. Yes. Kaya, not all. Pero may, yung may mga budget lang talaga. Pero malaking bagay yun, ha? Kasi pag binust mo talaga, takalat yun eh. So one, that's one good way pala to disseminate or para ikalat yung content, boost. Lalo na kasi sa amin, we talk to brands. And sometimes brands themselves may mga ano yan eh, may mga requirements. So halimbawa kapag kasi organic yung ano natin, so bibigyan niya sa lahat ng mga ano natin, ng audience natin. Pero pag si brands sasabihin niya sa atin, gusto ko lang makita sa amin yung mga 40 and above. Mga ganun. So tinutulungan natin si client, si brand na ma-achieve yung gusto nila na 40 years old and above lang yung makakita. So, mga ganun. May mga strategy na ganun. Yung mga ganun. So, yes. Oh, pag nag-boost ka, merong mga categories yan eh. Ayun. So, ayun po mga kabalin. No? Yun po yung strategy ni Wear in Pampanga kung paano niya kinalat at sumikat siya ng ganito sa pagbablog. Ayun. So, marami ako natututunan. Okay. So, next question tayo, sir. Ayun nga, nag-umpisa ka with your humble beginnings and then naka-akyat ka na kung saan ka nandun ngayon. Pero sir, how did you know nung nag-umpisa ka na it's time para gumawa na ako ng paid promotion? Mm-hmm. Kailan mo na-feel na, oy, may pressure na yes, ako? Yes. Kasi, alimbawa ako, sino ba naman ako babaya? Ba-vlog ko, bayaran mo ako, di ba? Parang sino ba naman ako para vlog na i-vlog ko at bayaran ako para lang sa vlog ko, di ba? So, when did you feel that it's time? Yes. I deserve it. Yes. Na, parang ganun. Super good question. Super good question. Kasi nagsimula din kami siguro 2016 until some years free ano kami, free promotion, free advertisement, free vlogging. XDLXDL. And then there was a time na yung mismong mga clients na pinupuntahan namin eh umuulit-ulit na sila. So sinasabi nila sa amin, next time ba't di ka pa maningil? Next time. So sila yung nag-encourage sa amin. Kasi sa totoo, since meron nga kaming trabaho, may side hustle ako. Hindi ko alam kung tama ba yung maningil. Kasi hindi ako businessman eh. Hindi ko sinasabing dapat businessman ka para maningil, no? So, ang sinasabi ko lang is, yung mindset namin noon, tama ba na maningil kami? At kung maniningil ba kami, magkano ba yung isisingin namin? Makakaroon ba na singilin ko sila? Yes. So, sa totoo, ang nag-encourage sa amin na magkaroon na ng fee, sila rin. Oh, so, kasi nakita nila yung value ng binibigay namin. So, next time na pupunta kami sa inyo, sir, may ano na kami, may fee na kami. So, doon nag-start na, okay. So, magkaroon na tayo ng professional fee. Number two doon, aside from the sila yung nag-encourage sa amin, number two doon is yung schedule namin, yung schedule namin sa pag-feature, naging hectic na talaga. So, say for example, sa dalawang araw, may dalawang gustong magpa-feature sa amin. So, naisip na namin na, okay, may market sa ganito. Kasi gusto nila tayong pumunta doon, ma-feature, gawin ng story. And there's the need for them. So, tayo naman nag-exert ng effort. Kasi at that time, nag-invest na kami ng camera. Nag-invest na ako sa tao kasi may nag-edit na sa akin. Pag hindi ko napuntahan kasi pagod ako sa trabaho,
na may, minsan may retaliation eh, sir, paninenda kayo, ngayon. So, ang ibig sabihin nun, yung time namin, yung time namin sa time and effort namin sa pag-shoot, pagpunta sa location, eh, may value na. So, dun mo din na-realize at the same yes. time na, okay, full-time vlogger na ako. Uh-huh. I will resign to my current job. Okay. Siguro, the time na may professional fee na kami, it took us mga 3 more years, 4 more years bago ako nag-resign. I see. Yeah. Okay. Tinignan mo muna yung stability nung yes. ano. Yes, yes. Ever since naman, may tiwala kami sa craft namin, in terms of stability, naniniwala kami na yeah, it's stable, may ganito. Ang ano lang talaga namin noon, una, napamahal na kami sa trabaho, mga workmates, mga ganyan. Saka parang hindi ka mo nagtatrabaho kasi yes. gusto mo yung ginagawa. Yes, hindi yes. ka man nga nakakaramdam ng pagod minsan. Exactly. Actually, may time na yung trabaho ko, ang ine-exert ko na lang na effort, like 20% of supposedly 100% sa pagbablog sa Wern Pampanga. Sobrang exhausted ako. So, nakita ko na, mas... Nag-enjoy ako. Mas marami na pala akong ine-exert na effort sa Wern Pampanga. So, yun yung nakita ko. Okay, so mag-full-time na kami. Until nabitawan ko yung corporate. Pero bago mo siya binitawan, you made sure yes. na sustainable yung correct. Ano, correct. So, wag basta-basta magre-resign. Wag basta-basta rin magre-resign. Baka naman kasi take nyo yung advice ko. Baka sisihin nyo rin ako. Test the waters kung yeah. kaya bang i-sustain ng vlogging mo yung kinikita mo as an employee. Yeah. So, tantya-tantya rin. Yes, correct. Ayun. Okay, so ayun ha. Ang galing, coming from the where yung nanggaling talaga siya doon. Yan, napakagandang advisor. Thank you. Okay. Was there a time na siyempre nag-vlog ka although nag-enjoy naman tayo. No? Kasi may mga content creators na yun nga pinag-usapan natin kanina, may mga nag-struggle, may mga bumubulusok. Yes. Biglang sikat, yes. meron naman na talagang kailangan kumayod yes. para sumikat or para makilala sa craft ng vlogging. Mm-hmm. Was there a time na na-feel mo na nakakapagod na I think it's not working, it's not for me, magko-quit na ako or parang ayoko na? Mm-hmm. Meron bang gumanon sa'yo na yes. sa buhay mo? Yes, yes, wow. Siguro this is a good opportunity rin na mag-advise. Mm-hmm. Kasi sa amin sa Wern Pampanga, again, no, sa mga nakakapanood nito, mga newbie and even yung mga nakakaranas ng siguro wala naman nanonood, stress. Tutuloy ko pa ba ito? Diba? May ganun. So, una kasi, siguro dapat mong malaman kung ano yung purpose mo. Sa amin, hindi ko sinasabing exempted kami, pero yes, there was a time na mapifeel mo talaga. You will feel exhausted, you will feel, sasabihin mo, gagawin ko na naman bukas yun? Anong ganun? Lalong-lalo na, maiisip mo yun kapag pagod ka. Kasi syempre, maraming factor yun. Eh. Gusto mo muna magpahinga, pero... parang may kailangan kang gawin. Tsaka pag nag-uumpisa ka, abonado ka talaga. Abonado ka talaga. Oh. So, pero ganito yon. Yun nga ang sinabi ko. Dapat mo munang malaman kung ano yung purpose mo. Kasi kahit nag-aabono ka, kung alam mo yung purpose na ginagawa mo, okay lang sa'yo. Kasi alam mo na may benefit yon. Or in the long run, magbe-benefit din talaga naman siya. So, there is the trust na sa ginagawa mo, it will benefit soon. So, okay lang sa'yo na abonado ka. So, yung purpose kasi namin, ako nung nagsimula akong mag-vlog actually, sir, ako nag-daily vlog din ako. Nag-personal daily vlog din ako. Pagod yun, daily? Yes, sir. Kasi kong TV, alda araw-araw. Yes, sir. Pero sabi ko nun, wala naman nanonood sa mga daily vlogs ko. Kasi hindi ako wearing Pampanga nun. Ako si Louis Season nun. Oo, hindi naman tayo iba na alawin na... Marunong maglaba. Panonoorin na, di ba? Yes. Hindi naman tayo celebrities. Yes. Pero sa totoo, ito yung na-realize ko noon.
nung nagde-daily vlog ako, sabi ko, ano ba yung purpose ng daily vlog ko? Alam mo, ngayong mga 4 years ago na yon, no? Whenever we go to bed, yun yung pinapanood namin. Uy. So, papakita ko sa mga anak ko, hey, this was you. 1 year old ka pa lang dito. This was you, 2 year old ka pa lang dito. So, yung sinasabi ko, ngayon ko na-rip yung mga abono ko nun. So, sa akin, personal ko, yung purpose ko nun is, dinodocument ko yung mga daily life nila. I see. Pero doon ako natuto. Doon ka nagkaroon ng discipline. Doon ka nagkaroon ng sistema. Doon ka nagkaroon ng yun nga, strategies kung saan mo lalagay ang camera, paano mas mabilis mag-edit, paano mas mabilis magsalita, mag-ano. So, lalo na daily ito. Daily wala yun. Wala nang masyadong cheche-bureche sa edit. Yes. Cut to cut lang talaga. Yes. Yes. Oh. Pero yun ang sinasabi ko nga kanina. Ngayon ko na-reap yung purpose nun. Ah, kaya pala. So ikaw nag-i-edit, sorry ah. Before. One-man team ka rin before? Yes. Kali. Yes. Yun. So yun, ngayon, gabi-gabi, can we watch our videos? Sabi ng mga anak ko, can we watch our videos? Sarap which is yan. Mas masarap sa akin. Ang sarap nun, mga ang sarap anak nun. Wala man siyang 1 million views, pero yung gustong-gusto mong manood, sila yung nanonood. Nice. Di ba? Yun yung reward. Yun yung reward. Ang galing. Yun ang reward, bro. Ang galing. Nice. okay, Sir Louis. Last question. Sure po, sure po. Sa katulad kong mga aspiring vloggers, mga baguhan din, ano yung ultimate advice mo para sa kanila, para i-person nila yung ginagawa nila, or paano nila malalaman kung talagang para sa kanila yung vlogging or yes, not? Yes. Yun, ano yung pinaka-ultimate advice mo? Wow. Well, supposedly, isang answer lang siya, di ba? Pero that makes it hard to give. Okay. No? Kasi, walang one pill ano to solution eh. So I think for my advice sa mga aspiring, ako aspiring pa, I'm still aspiring kasi meron akong ano sir, meron akong laging so aspiring ka, kamusta ako? Hindi, ito yung sinasabi ko, mind blown to bro. So may kanta si ano, si yung sa Flip Top eh, I forgot the rapper, pero gustong-gusto kong sinasabi niya doon sa lyrics niya, kahit anong taas mo na, titingala ka pa rin. Yun yung title niya, Tao Lang. Tao Lang. So, kahit sino sa mga makilala natin, kahit anong taas na nila, tumitingala pa rin yan. Malayo na, pero malayo pa, sabi nga. Malayo pa, pero malayo na. The same, it's kahit gaano ka nakataas, titingala ka pa rin. So, it's the same action. Kahit ikaw yung pinakamababa, titingala ka pa rin. It's the same action. Yung mga nataas, nasa taas, titingala pa rin sila. So, enjoy the journey. Para sa akin, enjoy the journey. Learn from the journey. I think, yung ginagawa natin is not a destination. Hindi yung pagkadating mo dun sa, I think this is the success. No, actually, no. The success is with the journey. It's how you enjoy yung day-to-day na gagawin mo, yung editing, yung makikiusap ka sa mga kliyente, makikiusap ka sa mga community mo, magre-reply ka sa mga bashers. it's a package. So para sa akin, mas magiging successful ka kapag you consider the journey as your success and not the destination. Ang lalim, mga kapalim. So, medyo nag-take time ako para i-digest yung sinabi niya. Pero it does really make sense. No? Correct, yeah. Ayun. So, I'm very glad, sir, na ikaw ang unang-una kong naging guest dito sa akin. It's my honor, sir. Yeah. Pilot episode ng Motok. Huwag mo akong kalimutan kapag bumubulusok na ta. Ay, ako. Bumubulusok talaga. Pampanga ba naman eh. Sir, maraming salamat. Yes, It's a pleasure. It's at a alam pleasure mo naman, sir, nung una-una pa lang tayo nagkita, hug mo naman. Yes, sir. Dalawa lang ang idol ko at naging inspiration ko sa pag-vlog. Read Motovlog and we're in Pampanga. Kaya, ayun. So, you're one of the people na I look up to. Thank you. Okay, mga kabalen, no? So, medyo ginabi na kami dahil napasarap pa yung kwentuhan namin after nung mismong interview ni Sir Louis.
Ayan. It was a pleasure, MJ. Thank you so much po. And being part of your pilot episode, saan karangalan din sa akin yun? Ay, maraming salamat. Marami ako natutunan bilang isang aspiring vlogger at sa isang veteranong katulad ni sir. Thank you so much. Ayan, sir. Alright, mga kabalen, sana nag-enjoy kayo. Hanggang dito na po muna. This is Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless. Bye. Bye.